as Raf said, kung maraming iba't ibang investment instruments, marami rin iba't ibang klaseng investment scams. So let me start off with the wrong behavior, kaya siguro nasa scam, sinasadya o hindi, nasa scam, sa katigasan ng ulo or sa sobrang pilit, ayan tuloy, nasa scam. Ito yung mga kadalasan na behavior. Number one, ignorance. Diba? Lalo na ngayon, in the time of information, and that information should be checked, validated, and sana timely information. Kung wala ka nun, ignorante ka, may ilapit sa'yo, kumagat ka agad, na-scam ka na. So, ignorance is a major reason bakit maraming nasa-scam. Yung iba naman, takot na takot. Ano yung takot na takot? Lalo na sa millennial, yung fear of missing out. Diba? Lalo na yung mga scammer, kung mapapansin mo, they want you to act now. Now na. You'll miss this great opportunity. The fear of missing out. Kadalasan, lalo na sa mga millennial, gets to be the reason why nasa scam. Yung may alam, may tapang, swapang naman. Ayan, greed. Pag minsan yung greed, I can relate to, siguro dahil wala purpose, target, timeline. Basta nakita na malaki ang kita, malaki ang interest, malaki ang porsyento, papasok na ako dyan. Greed. And last but not the least, even if hope is a virtue, too much dependence on hope. Kayo, nasa stock market kayo, Raf, Arnie, falling knife na eh. Babagsak na eh. Hindi, tataas pa yan. Nakikita na yung news sa ABS-CBN. Panegative ng panegative as far as the company's business is concerned. Bili ka pa ng bili. Hoping, hindi, ABS-CBN yan. So, baka too much dependence on hope. Babawi yan, babawi yan. Tataas yan, tataas yan. If all the signs are there already, mali na yung virtue dapat na hope. You are depending too much. Tataas yan or bababa yan doon sa mga nag-o-options. Bababa din yan. Hindi, umaalagwa na nga eh. Kitang-kita mo na tech stocks, FANG, Facebook, Amazon, Microsoft, Netflix, Google, they're, ano na, kailangan na ng tao. Yun na. Hindi, baka mag-options ako, bababa din yan, magko-correction din yan. Based on right, valid, timely information, don't fear of missing out para hindi ka mabiktima ng mga wants you to make decisions and actions in haste, thus it turns into waste. Set your purpose, target, timeline para hindi laging mataas na inalok sa'yo. You are always looking at the best return. You cannot get the best return all the time. Kaya nga yung konsepto, yung unang-una o one of the few episodes, first episodes natin, pinasok agad natin yung isang investment strategy. Cost averaging. Hindi, no one can time it na, then lalabas lang ako pag mataas na mataas na. Swapang ka na. Okay? And again, too much dependence on hope. Now, some points to ponder. Some reminders. Things that are here na mahirap ng baliin. Universal principles noon, ngayon, and miski na bukas, malamang nandito pa rin. Ano yun? One, iba ang investment loss sa investment scam. Any legit, popular, regulated, earning investment, pwede lahat sila at one time, many times, will experience a loss. Yung scam, sa una pa lang, baka illegal na at unregulated pa na nakawin pa talaga yung pera mo. Talagang may
panloloko na gagawin. Pangalawa, kung merong loss pala sa investment, tanggapin niyo po, walang siguradong investment. Isa yan, siguro dahil sa ignorance, hindi, baka meron nga, kasi may mga mayayaman eh. So, lalo na kapag limitado ang intellectual appreciation natin, nasabihan ka lang na, sir, ma'am, invest ka rito, sure to, wala kang talo rito. Those are music to our ears. But if you are informed and you really accept walang siguradong investment, iku-question mo na kagad kung bakit yun na sinasabi niya. Walang talo to, sigurado to, pinapangako to, mataas ang interest dito. Walang siguradong investment. Pangatlo, related to PTT, lahat ng investment at hindi ka lang minsan sa buhay mo mag-i-invest at hindi ka lang sa iisang instrumento mag-i-invest, lahat ng investment na gagawin ng isang tao dapat merong malinaw kung para saan. That purpose. That purpose, target and timeline is the trigger on when ilalabas ang pera. Investing or an investor brings in and brings out money in the investment instrument or vehicle. Kapag pala lang ang pasok mo, hindi ka full-fledged investor. Puro pasok lang. Hindi mo alam kung kailan ka lumalabas. Hindi ka nananalo. Hindi ka kumikita. Hindi ka lumalago. Puro ka pasok eh. Pasok, labas. Yan ang complete cycle ng investment. Kaya, your purpose target timeline is your trigger on when to pull out. Not because lugi ka, not because kumita ka lang basta. Make it a purpose-driven investing. Second to the last, universal principle, all returns will come from risk. An investor is not concerned so much about the return. Kaya huwag kayong masisilaw dun sa return. Ang iniintindi ng totoong masinop, matulis na lapis na investor, inaalam niya ano ang risk, minamanage at mitigate yung risk. Hanggat maaari, makontrol o maibaba yung risk. Hindi pwedeng walang risk. It is from risk where your returns will come from. Last but not the least, hindi dahil narinig din na minsan sa amin dito sa practical Bitcoin, oye, pasok tayong Bitcoin. Mutual fund, oye, pasok tayong mutual fund. Investigate before investing. You yourself